Mayong gabi, snack muna tayo. Maya-maya mag-plancha ako ng kotra. Ito, snack galing from Starbucks. Binigyan ako ng pera ng matanda. Kasi sa sinabihan ko siya nga, ano, kumain ka na ng ano, tanghali. Sabi niya, tapos na, doon daw sa ospital. Kung anong kinain mo doon sa ospital? Sabi niya, kumain ako ng ano, yung kurwasol at saka yung tea, chai. Iko, yun lang. Siya, oh, busog na ako. Tanghalian siya. Ayaw. Siya nga, ay, busog pa, busog na ako. Tapos, binibero ko lang ko. Bakit hindi ko nagdala ng ano, kurwasol para sa akin? Siya, bakit? Gusto ka? Ko, oo. Bakit hindi ka nagbili? Dapat nagbili ka, dala ka dito, ano, para pang snacks. Tapos binigyan niya ako ng 5 dinar. Siya, oh, kuha siya ng pera, oh. Ko, para saan to? Siya, bili ka ng ano, pagkain mo yung gusto mo pala ng ano, kurwasol. Bili ka ng 5 o 10. Ko, ay, salamat. Yun, pati yung ano, yung dalawang katulong binigyan din ng 5-5. 5 dinar binigyan. Pero so, yun, inutusan ko yung maniho, bili ng kurwasol. Ito. Kanina kinain ko. Ngayon, may isa pa. Yun, kakainin ko ngayon. May kape, tapos, ang takaw, no? May ano pa, oh. May kape pa. Tara, kain tayo. Nagugutom ako kasi ngayon lang ako natapos ng ano, trabaho. Ano pa ako, naglinis ako. Nandyan pa kasi si ano, si nanay namin, madam. Hindi nag-alis. Naka-ano lang, nakatunganga sa sala. Hirap maglinis nga, nandyan sila. Ano lang, nagwalis-walis lang ako. Kasi nandyan siya sa sala. Tapos yung anak niya, nandyan din sa sala, nagkalat. Ay, Diyos ko. Nagsakit ang ulo ko, nagtingin sa ano, sa salang, kalat. O paano kung gawin to, maglinis sana ako. Nandiyan nagkalat-kalat, ah, hinayaan ko, wala ka. Basta inaano ko lang yung kwarto niya. Inaayos ko yung kwarto. Wala sila. Ayun, nagwalas ako. Ngayon pa ako natapos. Nagugutom ako. Ayaw ko sana magkape kasi ano na, alas 8 na. Sa bagay, yung hapunan ko, alas 12. Madaling araw. Ay, yung hating gabi pala. Yung hapunan ko. Di kaya nga, magkape na lang ako. Hintayin ko pang alas 12. Tagal na yun. Naku, gutom. Mas lalo na akong pumayat nito. Ay, pagkatapos ko to, magplansa ako ng ano, kutra. Inahabol ko yung kutra tsaka disdasya. Yun lang talaga maano ko, mas maplansa. Dami kong plansahin, pero yung pangbahay, dinala ko sa baba, pinaplansa ko sa katulong dun sa baba, pero sinabihan ko, huwag ipakita kasi pag makita ni amo ko, magagalit, bakit binaplansa ko sa ano, sa ibang katulong. Ayaw niya, gusto niya ako lang, ayaw niya ipahawak ng ibang katulong, ibang kamay, ayaw niya ipahawak. Eh talaga nagagalit ako kasi ano, yung kanina, may tagaluto, dalawa. Eh, tumawag si nanay sa akin, sabi niya, Christina, bakit nagluto ng ano, matchbox diay? Bakit hindi mo ba sinabihan yung tagaluto nga ayaw ni tatay ng matchbox diay at saka yung ano, yung diay syairia at saka mulukiya? Tapos sabi ko, yung sinabihan ko yung tagaluto, ayaw ni tatay yung ano, yung matchbox at saka syairia. Kasi ayaw niya, gusto lang ni tatay ng marag, palagi marag diay o marag laham. Sana, yun, ngayon, anong kakainin ni tatay? Ayaw yan niya na kumain ng ano, matchbox diay. Ay, sakit ang ulo ko, pati yung pagluto sa akin pa, obligasyon ko pa yun. Ay, sinagot ko si nanay, sabi ko, hindi ko naman yan obligasyon niya sa tagaluto. Tapos sabi niya nga, bakit eh, tumawag daw yung tagaluto, nagtanong sa'yo kung anong lulutuin. Sinabihan ko nga, magtawag siya kang nanay. Sinabihan ko, tawag siya sa'yo.
Wala na akong isip, dami pa akong trabaho dito, pati yung pagkain ng asawa mo, ako pang magano magproblema kung anong ipapakain. Ang yung sa snacks nga, ako nang magluto. Oh. Dami pa akong trabaho dito. Kung nakita mo na yung kusina, nag-rumble na nga dito sa kusina, tapos intindihin ko pa yung ano, yung pagkain ng asawa mo. Anong trabaho yung sa dalawang tagaluto? Magano lang, magtanggap lang sang sahod, hindi magtrabaho. Tapos, ano, tatlong oras lang sila trabaho sa kusina. Alas 12 ng tanghali. Alauna, nandoon na sila sa kwarto nila. Tulog na. Samantala ako, hanggang alas 12 ng madaling, alas 12 ng hating gabi, nandito pa ako. Anong oras na ako magkakya sa taas? Oh. Yung pagkain ko nga, halos hindi na ako makaluto ng pagkain ko. Ano, ang importante lang, yung kanin, magsaing lang ako ng kain, tapos magluto lang ako ng itlog para madali kasi nagugutom na ako. Ay, sinabihan ko talaga si nanay ko, hindi ko na yan kaya. Ako pang magluto ng pagkain ng asawa mo. Anong trabaho yung sa dalawang tagaluto? Ano lang sila, kain tulog lang sila. Ay, yun ang sabi ni nanay. Ay, sabi pa ni madam siya nga, ay, hindi naman ikaw ang giblame nga bakit nga nagluto ng ano, matsbus. Yung kung sinabihan ko na yung tagluto, sabi pa ng tagluto, hindi daw niya narinig yung sabi ko. Yung kung ano ka ba, palagi lang kasi kayo ng tilibabad-tilibabad. Samantala ako, dami na akong trabaho. Buong araw ako nakatayo, hugas ng pinggan. Hindi nga ako makaalis-alis sa kusina, tapos mabuti pa kayo, tulog ng tulog. Ay, sinagot ko talaga sila, hindi ko na kaya yan. Halos lahat naman ng trabaho ko, ginagawa ko na. Yung pagplansa, oh, sino naman na magplansa? Sinabi ko, may, yung sa asawa mo lang, yung disdasya at saka kutra, yun ang hinahabol ko talaga palagi. Siya, okay, ano, tanungin mo doon sa baba kung ilang oras bago kung magluto na naman ng iyong marag, ilang oras ba matapos? Yung ko nga, teka, magbaba ako, magtanong ako. Pati ano, hindi na lang din siya magtanong sa tagaluto kung ilang oras ba maluto yun. Sa akin pa magtanong. Yun, may mga tawagan naman. Kung may tawagan ka dyan, itawagin mo doon. Sila, tumatawag sila sa akin. Hindi ko na nga sinasagot kasi may trabaho ako. Yung tawagan ko, panay nababasa na yun. Kasi naghugas ako. May tubig yung ano, naghawak ako ng tawagan. Hindi nabasa yung tawagan ko. Sinagot ko talaga. Siya, okay. Puntahan mo doon. I-check upin mo kung ano. Kung magbili ka na lang ng manok nga, kanang fresh. Sabi ko sa kanya, bili ka ng fresh nga manok para madali. Kasi kanang naka-frozen, tagal pa yan. Siyempre, ibabad pa yan ng tubig o magbabad kalating oras. Sabi niya, sige. Bigyan mo na lang. Ibigay mo yan doon ng pera. Magpabili doon. Eh, inutusan ko, bili doon. Ako pa magpunta ng tindahan. Yun, sinagot ko talaga kaganina. Nakaiyak ako. Ultimo yung pagkain ng asawa niya. Ako pa magproblema. Ay, Diyos ko. Ano ba yung dalawang tagaluto? Hindi nyo inutusan nga mag-ganyan-ganyan. Ako pang anuhin. Okay, sige. Pag ano na. Ay, sinagot ko talaga. Akala niya, hindi ako magsagot. Eh, pinuntahan ko talaga. Nagawa ako ng ano, almusal niya. Anong oras na yun nag-almusal siya? Alas 12 na ng tanghali. Pagkalauna, dapat kakain na yan si tatay, yung asawa niya. Wala. Arte, sobrang arte. Tingnan mo, sakit. Sakit sila. Yun, ay, pinuntahan ko talaga sa sala. Yung kuwag mo na yung anuhin sa akin, yung ano, hindi ko na yan responsibilidad yung ano, pagkain ng asawa mo, may nagkuha kayo ng tagaluto, anong purpose yan? Siya ay wala. Siya nga, makufayda, useless daw kuno yung tagaluto. Ay, useless nga, bakit pa pinatira pa dito? Ay, sinabihan ko talaga. Ay, siya, wala, Christina. Another Ruri. Sala, kuan daw, yung parang may kasama daw ako dito.
Yung ko nga, mas mabuti pa yung kunin mo yung ano, kasi yung mga lalaki, ay Diyos ko, yung mga pana ang lalaki, ang super tamad. Mas ano pa sila, yung tilibabad pa, palagi pang tilibabad. Eh, nakakainis talaga. Yung ano ko.